After how many years, nakalabas din ng bahay si Madam. Para talagang aswang oo kasi natatakot masilawan ng araw. Napapansin ko parang hindi mansyon ni Madam yan ha. Pero andito naman nakapark yung sports car ni Madam. Eto siguro yung sasakyan ni Madam ngayon. Pero dahil ilang years siyang nagkulong sa kwarto, kaya may amag na tong motor niya. Pero may napansin yung Madam nyo. Abay, merong nakapark na Ferrari na sasakyan. Uy, Madam, baka hindi yan sa'yo ha. Etong si Madam, pilingera pa naman ito. Pero ang pinagtataka ko, bakit nakapasok nung Madam nyo sa loob ng sasakyan? Partida, nasa driver seat pa nakaupo. Minsan itong si Madam, mayabang lang talaga to eh. Pero hindi, nakapaandar na lang sasakyan eh. Parang ginulat mo kami nito, Madam ah. Pero nanibago talaga ako nito kay Madam. Abay, ginawa ba namang driver sa mga pinsan niya? Ang angas mo na sana, Madam eh. Pero mukhang nagsa-sideline ka pala ngayon. Noon, naka-sports car ka lang, Madam. Pero ngayon, naka-Lamborghini na. Wala palang saktong destinasyon tong lakad nila, Madam, ngayon. Kaya eto, nag-meeting muna sila saglit. Nung nagkaintindihan na, doon na nagsimulang mag-alay lakad. Medyo malayo din yung nalakad nila. Kaya pagkadating, pahinga muna saglit. Etong nangyari kasi, hindi kasi to plinano. Pero mas worthy lang talaga kaming napunta dito. Kasi makakamukbang pala si Madam dito. Eto pa naman yung favorite ni Madam, yung kain lang talaga. Kailangan talagang bumawi ni Madam. Abay, ginawa nyo ba namang driver? Eto talaga yung pinunta ni Madam dito eh. Favorite pa naman ni Madam to na prutas. Mukhang madaming mamumukbang si Madam nito ah. Kaya hindi na kami nagtumpik-tumpik talaga. Umakyat kagad tong pamangkin ni Madam oh. Pero parang disappointed tong Madam nyo. Hindi pa kasi naka-jackpot maski isa. Pero maya-maya, nakabingwit din ang isa. Happy na kagad yung Madam nyo. Yung isa, nasundan pa ng isa. Abay, delikado na talaga kayo nito, Madam. Tinry nga kagad buksan ni Madam, pero hindi pa pala hinugto. Abay, maghunos dili ka, Madam. Hindi mo naman yan taniman. Hindi pa daw kasi sila nakakuha ng hinug. Kaya todo akyat tong pinsan ni Madam. Maya-maya, may nakuha ngang hinug. Pero parang may nakaunang nagmukbang nito. Buti na lang, tinirhan si Madam ng konti. Alam nyo na, si Madam hindi talaga nagsasayang ng pagkain nun. Kaya eto, minukbang na niya kagad. Wala kasi silang nakuhang hinug. Mga 3 days pa daw bago ito makain. Etong prosesong ginawa nila ngayon, mukhang delikado to. Kasi sinunog nila yung bahay ng bubuyog. Hindi kasi maakyat nitong pamangkin ko. Madami kasing bunga sa puno na ito. Kaya eto, nag-aabang talaga kami. Habang itong pamangkin ko, nag-alaungboy muna. Pero Madam, baka nakalimutan mo. Hindi mo taniman yan. Believe din ako sa taga-salo. Talagang wala talagang nasalo, maski isa. Kaya bugbog sarado na tong prutas na to bago mahinog. Yung iba, nagka-damage na. Hindi naman kasi pwedeng kainin to kasi hindi pa hinog. Mga 8 piraso lang naman yung hinarvest namin. Bago pa maabutan ng may-ari, tinigil na namin. Wala talaga kaming mamukbang dito kasi wala kami hinog na nakuha. Pero bago nga umuwi, nag-harvest muna si Madam ng mga sili. Abay, sa mahal ba naman ang kilo ng sili ngayon? Hindi talaga to papalampasin ni Madam. Pwede naman na yan na lang yung imukbang mo, Madam. Nung gumagabi na nga, dun pa naisipang umuwi. Hindi umabot ng isang sako yung hinarvest namin ha. Halo-halo na kasi yung laman yan. Buti na lang nakadala ng Lamborghini si Madam. Kasyang-kasya talaga kahit ilang sako pa. Bago umuwi, kumain muna kami ng lomi. Pero nakakagulat yung lomi nila dito. Grabe, oh. Daya mo yan, daya. Pwede ka mag-swimming. Snack lang naman sana to. Pero dahil nakakalunod yung lomi nila dito, abay, naging panghapunan na din to. Nilabas na nga ni Madam yung daladala niyang epektus. Hindi nasindak sa paminta lang. Mas masarap kasi yung may sipa talaga ng onti ba? Hindi talaga pwedeng disturbuhin tong mga angkan ko. Kanya-kanya na talaga sa paghigop ng lomi. Sinabi ko kasi naubusin namin tong lahat. Pero parang imposible na ata. Pati yung pinsan ko, napatulala na lang talaga bigla. Tapos eto naman, hindi na daw siya makahinga sa kabusugan. Pero kanina lang, nagre-reklamo kayo, nagutom na. Yung lomi lang pala yung magpapabusog sa inyo ha. Dahil nga madami pang natira, sinaro na namin para hindi masayang. Hindi na makatayo tong pinsan ko sa kabusugan oh. Tapos muntik pang matake out ni Madam yung baso na hawak-hawak niya. Ilakad-lakad muna namin tong kabusugan namin. Kung magutom nga ulit, at least meron nang nakabalot na reserva go.